Hi, welcome back to my YouTube channel. This is Kyle Dereza, aka Estudyanteng Jardinero, and for today's video, ayan, itatanim na natin sila at kasalukuyan na ako nagtatanim at gagawin na natin yung pagtatanim sa huli nating haul at iba ang process na gagawin ko for today at hindi yon mag-air dry ng pagkatagal-tagal dahil malamig naman dito. Tetesting natin ang ginagawa ng ibang collectors na yes, I will right back. Ayan, kasalukuyan na tayo nagtatanim at natainim na natin ang iba nating mga halaman kagaya ni dugong. Tapos si Chirpy. Maliit nga yung lagay nito, wala na kasi akong ano ba to? Hindi ko alam pangalan nito. Maliliit pa kasi siya. From propagation, ito pala tatlo si Melaco, Blue Rose, at Moonstone. Trio pala nabili ko. Ionium Bronze, Wonderful Days. Ang susunod naman natin ay ito. Dalawa yan, tapos hindi ko alam kung saan ko itatanim. Yung isa ay bebenta ko. Pag gumanda, yung isa ay hindi. Kaya, dapat ay corrugated pot. Ano bang mas malago? Ito buwaghag, ito ay buwaghag din. So, wala tayong dapat palitan ng lupa dahil buwaghag parehas. Lalagyan natin yan ng soil mix sa ilalim. Hindi nyo pala kita. Then, gusto ko ng palitan. Tatanggalin natin. Ay, naalog agad. Tatanggalin natin. Pag ganito daw na lupa, yung buwaghag, konti lang babawas mo. Tapos, malaglag. Isisiksik mo. Yan. Then, dalagdagan mo na. Dagdagan ko lang siya ng humus. Okay na. Kumbaga, hindi mo siya pinaltan ng mga ng soil mix. Diretso na yan. Hindi to required kasi tinetesting ko pa rin. Titignan ko lang kung mabubuhay sila dyan. Dahil ang mga halaman ko nga sabi ko sa inyo ay mga bansot. Kumbaga sila ay ayun, kagaya naman ito, ano to, yung pikpik ang lupa, babawasan mo yun ng marami. Kaya sila nagiging bansot kasi nga kulang yung nutrients sa lupa nila. Hindi kagaya na nito na pure soil. Yung lupa kasi nung akin ay may humus. Do talagang sa natural nilang habitat, ang sa kilan talaga ay kulang ang nutrients na nakukuha sa wild. Ganyan ako magtanim. Hindi ko ang ganda. Yan, susunod naman ay dalawa ay susunod natin. Hindi ko alam kung saan ako magtatanim. Yan, isunod natin to dito at dito. Kaso, ang napansin ko, kapag may kulay yung patukaan, hindi tinutuka ng mga maya. Kung may mga maya man sa inyo, uy, swerte oh, may Starkel G or Fyodoran na nakasama to. Ayun, may violet na beads. Pag ganito naman, tinutukayan ng mga maya. Hindi nang mahirap. Kaka yung mga terracotta na smooth terracotta from Japan, yung mga Japanese terracotta, tinutukayan ng maya. Siguro dahil nga ang kulay ay patukaan, pag may manukan na nakita ang maya, ginagaya nila. At, kulit naman talaga yung si Maya. Yeah.
disturb na disturb pa rin. Disturb na pala to. Hindi ko alam kung ganito yung ginagawa nila, pero ganito gagawin. Pero feeling ko disturb na yung roots nito dahil natanggal ko maigi yung kanyang soil, old soil. Nakita ko rin to na ginagawa nung una kong seller. Ang ginagawa naman niya, hindi niya binabawasan ng old soil, diretso na siya. Itong gantong soil na to, diretso na to dito. Then, lalagay lang niya ng pumice sa ilalim. Kaso, ang sa akin, o kulang na sa space yung mga patukaan lang kasi yung naan dito kong paso. Kaya ang gagawin ko, babawasan ko. Ay. Yan. Then, tsaka ko siya lalagyan ng pumice. Medyo malaki yung lagayan po para sa kanya kasi yung roots niya kasi malapad na kaya ganito. Pero dapat ang required kung gano'ng kalaki yung halaman, gano'n lang din kalaki yung pot. May bulaklak to kaya siya may ganyan-ganyan. Pero syempre tinanggal ko na para sa halaman na magstay yung porch niya para magpalaki. Yan, marami pa akong halaman na itatanim kaso hindi ko na kayo isasama dahil mas masaya magtanim kapag payapa ang buhay. Yan. Kaya mamaya magbabalik tayo at ipapakita ko sa inyo ang mga halaman at kung bakit ito ang ginagawa natin. Yan, bibilisan ko na lang to dahil inaantay na akong Maya. Siguro tutukain na naman tong mga halaman. At na ito na yung mga halaman na aking naitanim. Bakit ba tinesting ko itong gantong pagtatanim? Dahil isa lang ang aking gustong gawin. Dahil nga maliliit ang mga halaman ko, lalo silang lumiliit. Ang gusto ko sana, makapag-try ako ng soil mix na gagana. At gagana ang halaman, yung lalaki at lalaki, na mabilis din yung stress. Kaso, kapag ginawa ko yung ginagawa natin, i-air dry natin ng matagal and ganito yung binili kong halaman, mabilis silang matunaw. Wait, kuha ko ng isang halaman. Gaya nito, ayan po, ubos na ang dahon niya dahil sinunod ko yung ano natin, yung air dry, then tanim. Ang nangyari, kinain ng fungal infection ang ating halaman kaya mahirap na gawin sila dito. Since madami ito at malaki ang investment, nakakapanghinayang naman kung mamamatay lang or makakalbo yung halaman. Kaya ang ginawa ko, ipinahinga natin sila ng isang araw and then itinanim natin sila agad. Nag-post ako, tinanong ko din sa mga clubmates natin kung ganito rin yung ginagawa nila at maganda daw ito sa rose cabbage. Kaso parang ang ginawa ko, na-disturb ko din yung mga roots dahil nagalaw ko masyado yung lupa. But titignan natin kung gagana rin to and kung gumana ito, gagawin ko muna to for the meantime. At pag dumating ang panahon, kasi after 6 months, magpapalitan ulit tayo ng mga soil mixes natin. Kaya, ito muna ang gagawin natin for over 6 months nila. At ngayon, ay natapusin na natin ang vlog na ito. At i-update natin ito. Gagawa ko ng isang playlist dito sa ating YouTube channel. And doon ko ilalagay lahat ng vlog. Pangalawang vlog na to. Yung una yung plant hole natin, tapos ito yung sunod na vlog. And yung susunod na vlog naman, baka ay
update sa kanila. After 1 week yon, pero meron tayong ilalabas na vlog at lagi mong tatandaan na to keep up gardening as gardening is life and life matter to us all life is a precious gift to his people at isa lang ang sabi sa inyo, happy planting, see you sa next vlog.